Karishkyu, good morning. Ang gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-timing ng timing gear ng mga makina. Yung tinatawag natin gear type engine. Kadalasan gumagamit ng gear type, Karishkyu, ito yung mga old model. Isuzu or Fuzo, C240, or Bisito, 4BE1, 4BE1, 4BD1, yan. Kahit Fuzo, Karishkyu, mga canter, 4DR5, 4D32, 4D30, kahit mga 6-cylinder, pare-parehas lang din ang timing ng timing gear niya. Ito, Karishkyu. Tara, turo ko sa inyo kung paano mag-timing. Simple lang naman to, pero sa mga baguhan, yan, minsan nagtatanong sila. Lalo na yung mga bagong graduate lang. Yung di gano'n nakapag-aral sa school, lalo na sa ano ngayon, pandemic. Tara, turo ko sa inyo, Karishkyu. Yan, Karishkyu, turo ko sa inyo kung paano mag-timing ng timing gear ng mga Isuzu o di kaya Fuzo. Basta timing gear ang timing gear type siya, yun, pare-parehas lang yun, mga Karishkyu. 4BE1, C240, 4BD1, 4BB1, kahit yung canter, Karishkyu, kahit mga 4D32, 4DR5, mga 4D30, yan, pare-parehas lang yung Karishkyu, may mga timing mark yan. Yan, ito yung, halimbawa ito, camshaft gear, yan, meron siyang letter B. Tapos dito naman sa idler, yan, merong ayan, ABCD rin yan. Yan, ito EB C. Ito yung sa crankshaft gear. Yan, meron din yan. Yan dito. Ito di gaano makita, letter E. Tapos letter B yung camshaft. Letter C yung sa injection pump. Yan. Ito, letter C naman. Yan, Karishkyu. Yan. Kumbaga sa crankshaft, yung letter A. Tapos sa camshaft, letter B. Injection pump. Yon, injection pump na yan. Letter C. Yan. Dito mo itatiming yan sa idler gear. Kasi yung idler gear, meron din yan dito. Gaya na itong E, B, C. Yan. Ipapagitna lang natin yung mga ano niyan, Karishkyu, yung letter na yan. Kalimba, kung letter B ito, hanapin natin yung letter B dito sa idler gear. Yan. Yan. Tapos malalaman din natin yan kung naka-timing na pag nagkaroon ng top dead center dito sa piston. Sa pinaka-running mate niya, 1 at saka 4 ito. Yan. Iikotin natin yan. Top dead natin siya. Tapos hanapin natin kung tumapat dito. Minsan may mas mabilis dyan, Karishkyu. Tanggalin lahat yung gear na to. Ito lang maiwan. Crankshaft gear lang. Tapos ilagay natin sa top dead center. Yan, sige, ikotin natin. Ikotin lang natin, Karishkyu. Gamit lang tayo ng ano. Ito 41 yung ano na to. Crankshaft nut. Yan. Ikotin lang natin. Ilagay natin sa top dead center. Yung ano. Ikotin lang natin siya. Yan, lagyan natin sa top dead center yan. Yan. Lagyan lang natin siya sa top dead center. Yung matigas. Yan, Karishkyu, nalagay na natin siya sa top dead center. Yan, 1 at saka number 4. Yan. Yan, dito ngayon makikita na natin dito yan. Yan. Letter B. Yan. Letter B rin siya. Pag igigitna lang natin yung dito sa idler gear. Yan, letter B. Ito naman yung letter A. Yan. Igigitna lang din natin siya dito. Yan. Salpak naman natin ngayon yung injection pump. Yung letter C.
Yan, ipapagitna lang natin yung ano niya, pinaka gear dito. Yan, ganun lang pag timing ka-rescue. Tara, salpak mo natin. Yan, ka-rescue, nasalpak na natin yung injection pump. Yan, tingnan natin. Yan, gumitna na siya, ka-rescue. Yan, yan yung letter C. Pagitnaan dito. Yan, ganyan lang pag timing. Ito dito sa crankshaft. Yan, pinagitnaan na din siya. Ganyan din. Tapos naka top dead center siya. Yan, ganun lang ka-rescue. Pag nag timing sa mga gear type, Isuzu man o Fuzo, basta gear type siya, ganyan lang. Lalo na yung mga old model. Yung latest model ngayon, iba, nasa likod na. Yung pinaka timing gear niya nasa likod. Tapos wala na sa timing mark yung ano niya. Minsan nasa overhead camshaft na yung ibang timing. Yan. Ganun lang ka-rescue. Okay. Thank you. Sana may natutunan kayo. Yan ka-rescue. Sana may natutunan kayo sa munting tutorial ko. Yan. Ganun lang kasimple. Mag-timing ng mga gear type engine. And kahit anong makin yan, basta lalo na yung mga old model ngayon, pare-parehas lang yan. Kahit mas 6-cylinder man yan. Kaya makaka-rescue, sana wag yung kalimutan mag-subscribe. Tsaka paki-hit na rin yung notification bell natin para sa sunod ko pang mga video. Lagi kayong updated. Yan, maraming salamat ka-rescue sa panonood. Hanggang dito na lang. Thank you.